Hello mga kapatid! Welcome sa aking channel, ang Maestro Grapiko. I'm your maestro, Marvin Romero. And today, meron na naman tayong bagong tutorial para sa inyo. At may bago na naman kayong matututunan sa araw na ito. Ito ay ang How to Make Double Exposure Effect dito sa Photoshop. So today, gagamit tayo ng mga masking, blend mode, and clipping mask sa ating subject. And ituturo ko sa inyo yan step by step. Kung kayo ay bago pa lang dito sa aking channel at gusto nyong matuto ng Adobe Photoshop, all you have to do is subscribe to my channel, click the notification bell, and watch all my videos from the first tutorial to the latest video na ina-upload ko dito sa aking channel para mas maintindihan nyo mabuti ang nilalaman ng Adobe Photoshop. So, without any further ado, let's get started! Alright mga kapatid, so simulan na natin ang ating tutorial. And nag-download ako ng picture galing sa freepic.com. So kung gusto nyong gamitin yung same picture na to, nasa description below ang link niya. At pwede nyo siyang i-download doon. Alright. So first na gagawin natin is i-duplicate natin tong ating background layer. So Ctrl J to duplicate this layer. Then i-hide natin tong background and buburahin natin yung background ng ating subject. So, sa last video na ginawa ko, how to remove background, gumamit tayo ng mga channels, yung RGB natin. Pero ngayon mga kapatid, hindi tayo gagamit ng channels. Ang gagamitin natin ay color range sa pagbura ng background ng ating subject. So, punta tayo rito sa ating select menu and then choose color range. Okay. And then next ay i-click natin tong background na blue na to. Alright, then pupunta tayo sa select preview and choose grayscale. Alright, then next is i-click natin tong add to sample na to. Okay, then i-click and drag nyo lang dito sa background nya hanggang sa maging white yung background ng ating subject. Alright, so ang gagawin natin is ititira natin na black yung subject lang natin and yung background niya ay white. Alright, so konti pa rito sa taas. Okay, and then ito. Okay, so next is pupunta tayo rito sa settings and i-adjust natin tong fuzziness. I-adjust natin hanggang 10. Okay. So, next is click OK. After that, magkakaroon ng selection yung background natin. Next is, pupunta tayo rito sa ating select menu. And click this inverse. Next is, gagawa tayo ng masking niya. So, click mo lang itong masking icon. And automatically na mabubura yung background ng ating subject. Kasi nagkaroon tayo ng masking sa mismong ating subject. Next is, hold mo lang yung Alt key, then i-click mo tong masking layer na to. And mapupunta ka rito sa ating masking properties. So, ang gagawin natin ay ibuburahin natin tong mga patsi-patsing puti na to sa background. Okay, so punta tayo rito sa brush tool. Then make sure black yung foreground color natin. And isiset natin yung blend mode natin sa overlay. Okay. Then, i-resize natin tong ating brush. Lakihan natin ng konti. Okay. Then, start na tayo mag-brush dito sa black part ng ating picture. Okay. So, i-brush nyo lang ng ganyan hanggang sa mawala yung mga patsi-patsing puti dito sa black background natin. Okay. Then, set natin to sa normal para doon sa solid white color na yan, na maliliit na yan. Then sa ating keyboard, Ctrl plus sign to zoom in. Okay, so kung napapansin nyo, may dark spot dito sa ating subject. So press X nyo lang to change brush color to white. And then resize natin tong ating brush. And i-brush lang natin to sa loob ng ating subject. And then hold space bar to pan image. And then i-check natin kung may natira pang
dark spot. So, wala nang natira. Then, click natin itong picture thumbnail na to. Okay. And sa inyong keyboard, control plus sign to zoom in. So, kung napapansin nyo mga kapatid, merong natirang mga fringes at blue lines dito sa ating subject. So, ang gagawin natin is, una nating buburahin itong mga blue lines sa katawan ng ating subject. Alright. So, next na gagawin natin is, hold control and then click nyo itong layer masking na to. And automatic na lalabas uli yung ating selection. So, next na gagawin natin is, pupunta tayo rito sa ating select menu. And then, click inverse. And then, go again sa ating select menu. And then, choose modify and expand. So, expand ko siya ng mga 4 pixels. Then, click OK. Okay, so, next is sa ating keyboard, Control 0 to reset zoom command. Okay, next is pupunta tayo rito sa ating brush tool. And then, i-click natin tong ating layer masking. Alright, so next is i-change natin yung ating brush color to black. So, press X lang to change color. Okay, and then i-resize natin yung ating brush. Then, i-brush na natin sa paligid ng ating subject. Okay, so inyong keyboard, Control D to deselect. Alright, then Control plus sign to zoom in. So kung napapansin nyo, nawala na yung mga blue lines dito sa paligid niya. So ang natira na lang yung mga fringes sa kanyang buhok. Alright, so sa inyong keyboard, Control 0 to reset zoom command. Okay, so next is tatanggalin natin yung mga blue artifacts dyan sa kanyang buhok. So, click natin tong picture thumbnail. And then pupunta tayo rito sa ating select menu. Okay, then choose select and mask. Alright, so choose nyo tong refine edge tool. Then sa inyong keyboard, control plus sign to zoom in. Hold space bar to pan image. Okay, so ang gagawin lang natin is ibabrush lang natin to dito sa buhok ng ating subject. Resize lang natin yung ating brush and then i-brush mo na siya rito. Alright. Then dito sa loob. Okay, then dito. Alright. Then dito. Alright. Then hold space bar and then pan natin sa kabila. Okay, then i-brush lang natin ng ganyan. Hanggang sa mawala yung mga blue fringes sa buhok niya. Okay. So, brush mo lang siya ng ganyan. Okay. Alright. So, Control 0 to reset zoom command. And then, pag okay na yan, click nyo na yung OK. Then, Control plus sign to zoom in. Then, kung mapapansin nyo na wala na yung mga blue fringes sa buhok ng ating subject. Then, Control 0 to go back to the original view. Alright. So, next is gagawa tayo ng adjustment layer dito sa ating subject. So, pwede tayo pumunta rito. And pwede tayong pumili rito. So, ang pipiliin natin ay black and white adjustment layers. So, click nyo lang yan. And then, sa properties niya, i-adjust lang natin pakaliwa yung red. Okay, konti lang. Alright, then hide these properties. Alright, so i-adjust ko lang yung ating layer panel para magkaroon tayo ng space. So, i-click mo lang dito sa line na to and i-drag mo pataas. Alright. So, next is, i-click natin tong picture thumbnail and pupunta tayo rito sa move tool. And, i-move natin tong ating subject pakaliwa. Alright. Then, usog lang natin. Then, sa inyong keyboard,
Ctrl-T to activate Free Transform. Then, i-resize natin itong ating subject. Lalakihan lang natin siya ng konti. Okay. Okay, then usog natin pakaliwa. Then hit enter. Alright. Then iusog pa natin ng konti sa kaliwa. Okay, medyo usog pa natin. Okay. Then click nyo tong horizontal type tool. And gagawa tayo ng text dito. Okay, click nyo lang. Then type natin ay double exposure. Okay. Make sure itong alignment na to ay nakaselect. Okay. So, click enter natin. Then sa inyong keyboard, Ctrl-T to activate Free Transform. And then i-resize natin siya. So, lalakihan natin yung ating text layer. And then i-resize natin siya hanggang sa makuha natin yung ideal size and ideal position ng ating text layer. Okay. Alright. And hit enter. Okay. Next na gagawin natin is i-click natin tong text layer na to. Double click nyo. Okay. Then pupunta kayo rito sa box na to and papalitan natin yung color niya ng white. Okay. And hit enter. Alright. So after that, gagawa tayo ng background color ng ating subject. So ang gagawin natin is pupunta tayo rito sa ating adjustment icon na to. Click nyo lang and select solid color. Then choose black color and hit OK. Next is idadrag natin tong solid color layer na to pababa dito sa ating subject. Alright. Next is i-click uli natin tong ating text layer. And then punta tayo rito sa ating move tool. I-move lang natin siya pababa ng konti. Alright. So next is pupunta tayo rito sa ating folder and mag-import tayo ng picture sa loob ng ating canvas. So ito yung napili ko. I-click and drag mo lang siya papunta sa loob ng ating canvas and then release. Alright. Then click enter. Okay. So next na gagawin natin is pupunta tayo rito sa ating layer panel and i-drag mo lang siya pataas. Alright. So next is, i-click natin tong ating adjustment layer and i-drag lang natin pababa sa ilalim ng text layer. And then, click nyo tong ating image layer. Next na gagawin natin is, i-clip natin tong image layer sa ating text layer. So, hold Alt key nyo lang sa inyong keyboard. And then, pag nakita nyo na yung icon na yan, i-click nyo lang sa gitna. Alright, so nagkaroon na ng clipping mask dito sa ating text layer. So, na-clip yung ating image layer dito sa ating text layer. Alright, so next is pupunta tayo rito sa ating adjustment layer and select lang natin siya. Then, gagawa tayo ng clipping mask sa ating subject. Hold Alt key nyo lang and then click nyo lang sa gitna. Next is, i-click nyo tong ating text layer and gagawa tayo ng masking na katulad ng ating sa subject. So, sa inyong keyboard, hold Control and click nyo tong masking na to. And then, pupunta tayo rito sa ating Select menu and click Inverse. Alright, so next na gagawin natin is click lang natin tong masking icon and automatic na magkakaroon tayo ng masking na ka-shape ng ating subject sa ating text layer. So next na gagawin natin is i-duplicate natin tong text layer na to. So sa inyong keyboard, Ctrl-J to duplicate this layer. Once na na-duplicate nyo na, i-inverse naman natin yung kanyang masking. So, click nyo lang to. And then sa inyong keyboard, Ctrl-I lang to inverse this masking. And then kung mapapansin nyo, yung part ng ating text ay naging white sa loob ng ating subject. Alright.
So next na gagawin natin is i-click natin tong text layer na to sa daas. And then pupunta tayo rito sa ating FX. Then choose blending options. After that, i-click natin tong stroke. Then itong color box. And i-change natin yung color niya to white. And click OK. Then yung aking stroke size ay nilagay ko sa 16. Click OK. Alright. Next na gagawin natin is sa ating keyboard, control plus sign to zoom in. And then hold space bar to pan image. So ang gagawin natin is ibuburahin natin itong mga natira na to. So hide lang natin itong text na to. And then ang gagawin natin is i-erase natin yung artifacts na yan. So click nyo itong masking na to. And then go here to brush tool. Make sure yung ating foreground is black. And then i-brush lang natin siya ng ganyan. After that, i-unhide na natin itong ating text layer na to. Alright. So next na gagawin natin is i-click natin itong layer masking na to. And then magbabrush tayo rito sa white text na to. So pag binrush mo yan, automatic na mafi-fill niya yung mga black spot na yan. Alright, sa inyong keyboard, control minus sign to zoom out. Alright, so next na gagawin natin is pupunta tayo rito sa ating layer panel and iduduplicate natin tong image layer na to. So sa inyong keyboard, control J to duplicate this layer. Alright, so next na gagawin natin is i-drag lang natin to pababa dito sa baba ng ating text layer na to. And then gagawa tayo ng clipping mask nito papunta sa ating subject. So sa inyong keyboard, hold Alt key and then pag nakita nyo yung icon na yan, i-click nyo sa gitna. Alright, so meron na tayong clipping mask ng ating image sa ating subject. Okay, so next na gagawin natin is bababaan natin yung opacity ng ating image layer. So pupunta tayo rito sa opacity and click and drag mo lang pakaliwa hanggang sa makita natin yung ating subject. Okay. And then next, pupunta tayo rito sa ating move tool and imu-move lang natin tong image layer na to. Pababa. Alright. So okay na ako sa ganito. Then next is pupunta tayo rito sa ating opacity. And itaas lang natin hanggang sa 100%. And then gagawa tayo ng masking niya. So click lang natin tong ating masking icon. And then next, pupunta tayo rito sa ating brush tool. And make sure yung ating foreground color is black. Okay. Then, right-click natin and adjust natin yung brush size. Then, make sure yung hardness ay nasa 0. Then, i-brush lang natin ng ganito. Alright. Punta tayo rito sa ating opacity. Babaan lang natin ng konti hanggang sa makita natin yung damit ng ating subject. Okay. Control plus sign to zoom in. And hold space bar to pan image. Alright. Then, i-resize natin yung ating brush. And then, after that, mag-start na tayo mag-brush. Alright. Sa inyong keyboard, control minus sign to zoom out. Okay, and control 0 to reset zoom command. Then pupunta tayo rito sa ating opacity and make it full 100%. Alright, so next na gagawin natin is gagawa tayo ng gradient color sa background ng ating subject. So, i-click mo tong layer na to. Then, gagawa tayo ng new layer. Click nyo lang yung icon na yan. Then, pupunta tayo rito sa ating
Gradient Tool. Make sure na kaselect itong Radial Gradient. And then, i-click nyo to. Then, iset nyo to as gray and ito as black. Then, hit OK. Then, ang gagawin lang natin is, click and drag mo lang pababa. Okay. So, konti pa. Alright, okay na ako dyan. So, next na gagawin natin is, maglalagay tayo ng konting effects dito sa ating subject. So, click nyo tong masking na to. And, click brush tool. Next is, right click. Then, pupunta tayo rito sa ating special effects brushes. Click nyo lang yan. Then, i-choose nyo tong first brush na to. Okay. Then, lakihan natin yung brush size. And make sure yung ating foreground color is white. And then, ang gagawin nyo is, i-click nyo lang siya at hindi nyo siya i-brush para magkaroon tayo ng scattered effects. And then, sa inyong keyboard, control minus sign to zoom out. So, i-click lang natin siya hanggang sa makuha natin yung design na gusto natin. Okay. Babaan lang natin ng konti. And then, i-click mo lang dito. So mga kapatid, excited na ba kayo makita yung before and after natin apply yung ating double exposure effects? So this is the before. And this is the after natin apply ang ating double exposure effects dito sa Photoshop. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial for today. Alright mga kapatid, that's all for today para sa ating tutorial na how to make double exposure effect dito sa Photoshop. So, our next topic for our next video is how to colorize black and white picture in Photoshop. So, kung tinapos mo itong video na to at may natutunan ka at gusto mo pang matuto ng mga tutorial na ginagawa ko rito, all you have to do is subscribe to my channel, click the notification bell, and watch all my videos from the first tutorial to the latest video na ina-upload ko dito sa aking channel para mas maintindihan nyo mabuti ang nilalaman ng Adobe Photoshop. So, ako ang inyong Maestro Grapiko, Marvin Romero, and please, stay safe, stay healthy habang nanonood kayo ng mga video tutorial ko dito sa aking channel. Thank you and God bless sa inyong lahat. See you sa next video ang gagawin ko.